event. Kauris, it's past 3. Your initial assessment of the celebration. Malakas pa rin ang gusto, ang feeling ng mamamayan na ano, mag-stay. Although malapit lang ang kalaban, mga about a kilometer away. Ngunit ang mamamayan ay patuloy pa rin, yung masa. This is one thing na every year hinahanap ng masa dito. Kaya nga, nang magpasabi na walang mahabang ceasefire, nag-decide na kami na wala ng open invitation sa celebration. Lahat ay magse-celebrate na kanya-kanya na lang, maliliit na mga grupo. Ngunit nang i-declare ang ceasefire, nagkabuhay muli yung demanda ng mga kasamahan, mga masa na kung nakapag-celebrate tayo ng malaking anniversary last year, dapat ngayon ay mas lalong malaki pa ang celebration dahil mahaba ang extended ang ceasefire. But we don't expect that this is this big na ang turnout. Although we have planned an 11 to 12,000 target, hindi ko ito masis kung 8 or 10 ba ito. Hindi ko, wala akong pamaraan pag-assess, pero talagang napaka lakas yung turnout ng masa at saka yung sentiment nila na makisama sa celebration. How do you feel, Kaoris, itong buong araw na ito? How do you feel with how the program went at saka yung participation and attendance ng masa? Maraming pagkukulang. Ngunit overall, it's just really exhilarating na ganito kainit ang masa at saka hanggang ngayon, andyan pa rin sila, ayaw pa rin umalis. So, this celebration will be remembered and lalo na sa next year dahil umpisa na naman upland bayanihan ng gobyerno Aquino, baka hindi na natin ito mapapantayan. Kaoris, there were security concerns last night. You predicted na baka magkaroon ng harassment from the armed forces of the Philippines. Ano ang naging pagtugon ng New People's Army to allow thousands of participants to attend? Tinatantya namin kung talaga bang papasok ang kalaban sa venue. Hindi namin malubos matantya, kaya lang dapat hindi pa rin kami bibitaw sa effort ng mga masa dahil alam namin naghahanda sila. Kaya tuloy pa rin na parabang nasa hairline yung kalagayan. Magkaroon ba ng encounter o hindi ba? Ngunit kung sakaling papasok ang kalaban, we have already decided not to engage the enemy. We would rather stay out from the venue at medyo may kalayuan upang hindi madamay ang mga masa na nandito na sa loob. Kaya in spite of the problem ng security, andoon pa rin yung pagnanais ng mga kasama na gaano man kahirap, gaano man parang hairline yung situation, attempt pa rin na maituloy ito. Hindi pa sa malaki ng gastos ang effort, kundi yung na build up na sentiment ng masa na kailangan matuloy ang celebration. Kaoris, ano sa tingin mo ang epekto nitong napakaraming masa na nagpumilit na pumunta sa celebration ng Partido Komunista sa moral ng Armed Forces of the Philippines at saka ng rightist elements sa government of the Republic of the Philippines? Una, baka hindi rin nila mamalayan na ganito yung turnout, maliban kung i-report ng National TV na gano'n. Pero sa armed forces, siguradong nabibigla na naman sila. Dahil last year, nabibigla sila dahil malaki ang turnout din in spite of the fact na dalawang araw lang yung ceasefire sa Christmas, 24th and the 26th. So, 24th and the 25th.
So ang 26 ay hindi na, yung noon time ay hindi na ceasefire. And yet, nakapaputak kami na about 3,000 crowd. So nabigla sila noon. Ngayon, mukhang na mabibigla na rin sila dahil napakarami talaga ng turnout ng nagsidalo. Do you have any fears of backlash doon sa mga masa, more so that yung pinanggalingan na lugar ng mga umaten dito ay openly acknowledged? Ay talagang naging tradisyon na rin ng mamamayan na pagtatanungin sila ng kaaway, saan ba kayo? Doon aatin kami ng celebration ng Communist Party of the Philippines. Na-develop na rin ang kultura nila na ipinaglaban nila yung pakipag-party nila sa anniversary ng Communist Party of the Philippines. Marami nang hindi natatakot. Ipinaglaban nila yung karapatan nila na makipagsaya sa araw ng Communist Party of the Philippines. Kaoris, in the background ay nagkakasiyahan, nagkakantahan ng iba't ibang mga representante ng mga bayan na pumunta rito. How do you feel na ganito kaaktibo at kasaya ang participation? More so that, you know, in your 30 years as an NPA cadre. Ito na ang so far in my whole career as a revolutionary. Ito yung pinakamalaki so far. Talagang we have to talk this over for how many days. Parang nanalo kami ng isang napakalaking tactical offensive. Pero sa totoo lang, mas malaki pa ito sa kaysa alinmang tactical offensives. Dahil ang non-tangible political effect ay napakalaki. Hindi natin mamimeasure ito in terms of arms, in terms of material. Kundi ang napaka yung silently nagbe-build up ito ng malaking tiwala ng mamamayan sa Revolusyonaryong Kilusan. Several waves of media persons from all over the Philippines came and insisted despite harassment from the military. Ano ang masasabi nyo sa reception ng media sa revolutionary movement? Sa umpisa nang malalaman nila na hinaharang na sila, parang may feeling ng iba na ayaw na nilang ipaglaban yung karapatan nila na pumasok. Ang iba naman sabi nila, huwag sana gawin silang pananggalan ng masa na gustong sumali. Pero nang nakapasok sila at nakita nilang dami ng nandito, saka na-explain natin sa kanila na it is a historical moment. Dapat gampanan din ng media na ipaglaban nila kasama yung ipinaglaban ng mamamayan na right nila na may kahalo sa panahon ng anniversary. Naintindihan naman ng mga galing sa Maynila at saka sa local. At saka sa local naman, walang problema. Dahil sanay na sila sa mga harassments na ginagawa sa ng kabila sa bawat taon na nagsipagdalo sila sa mga sa invitation namin. Pero itong national media, mukhang nanibago sila na gaganunin sila ng army. Pero itong nangyari ngayon ay isang learning lesson sa kanila na kaya palang ipaglaban kasama ang mamamayan, igigiit yung karapatan na makipag-celebrate sa Communist Party of the Philippines pastime. Kaoris, marami kaming kapanayam dito na mga bagong sampa, mga batang-bata na kasapi ng New People's Army. Ano ang pagkakaiba ng mga NPA soldiers 2 decades back sa mga sumasampa ngayon? Ang karamihan sa sumasampa ngayon ay mas mataas ang kamulatan. Dahil sa bahaba-haba ng panahon na nagrevolusyon ang kanilang pamilya, nagrevolusyon ang kanilang community, ang kanilang baryo, halos lahat yan. Hindi mo man bigyan ng formal political education, may alam na rin sa revolusyon. Dahil yung kanilang magulang ay dating kasama na, ang kanilang mga relatives, mga kaibigan. So, mas malalim-lalim ngayon ang pundasyon ng political consciousness ng mamamayan, kasama na rin yung bagong salta sa pagiging NPA. Kaya mas improve ngayon ang political commitment ng mga kabataan kung ihambing mo noong ilang mga taon, dekada noon. What's ahead for the Communist Party of the Philippines?
tested na ang leadership in the past 42 years. Minsan dumapa kami noong mid-80s, pero sandali lang yun, umangon na naman. Sa maturity na narating ng partido, sa tingin ko, mahirap na go again, mahirap na, it is unstoppable na yung marching ahead ng Communist Party of the Philippines. Pwedeng maging mabagal, pwedeng buboylo, pero sa tingin ko, bright ang future talaga sa pamumuno ng Communist Party of the Philippines. That's speaking sa revolusyon sa Pilipinas. Pero ano ang role ng Communist Party of the Philippines sa global communist movement and revolution? I wish we can move faster to win this National Democratic Revolution in the Philippines so that our positive experience can be shared to other countries. Pero even though hindi pa nananalo ang revolution sa Philippines, the fact that we were able to stand against the combined forces of the local reactionaries and the most powerful imperialist country ay isa na rin pwedeng ipamahagi sa ibang mga communist parties outside our country. As a leading communist cadre in the Philippines, what's your message to other communists all over the world? Ang kalagayan ng kilusang komunismo ay kailangan naman manumbalik worldwide after nang magkaroon tayo ng problema ng modern revisionism. We are looking forward na kung magkaroon lang ng sharing of experiences, in the near future, bubuylo muli ang worldwide movement for international struggle under the banner of the Communist Party, MLN. Hugh Kauris.